What is up, YouTubers? Magandang araw, mga DIY. Alex Ona naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Hanggang sa'yo, dumating na yung hinihintay nating package or item galing sa Shopee. Ito yung pinakamalakas na integrated amplifier sa ngayon. Ayan guys, so i-unbox natin, i-review natin, titignan natin yung itsura, quality build. Siyempre, sa sound test din natin sa mamaya, titignan natin yung lakas niya, siyempre yung quality ng tunog. Okay guys, let's go! At bago tayo mag-unbox, so nais kong pasalamatan si Sir Joson Kenwood at si Boss Joseph. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Ayan guys, yung link mamaya ilalagay ko sa baba kung saan nabibili online at sa Shopee. Ayan guys, okay. Ayan, so naka-bubble wrap, makapal, double bubble wrap yung ginawa nila. Ayan. Yun. Okay guys, so tignan nyo yung box, napakaganda, sariwang sariwa. Ayan, so walang yupi sa mga corner. Okay, bagong bago. Ayan, so yan yung gusto ko sa Shopee. Magaling sila mag-package, maingat. At saka nagpapadala sila ng bago or nagbebenta sila ng bago. Ayan, so pagdating sa ilalim, ayan, so walang ka-damage. So buong buo. Okay. Ayan. So subukan natin itong timbangin kung ilang bigat niya. Ayan. So may mga ilan kasi nagtatanong kung gaano kabigat. Ayan. So kuha tayo ng timbangan. Ayan. 13 mahigit yung kanyang timbang. Okay. Ayan, may makapal yung kanyang spacer. Yun. Ayan, pagdating sa loob, may remote control. May manual. So, bago ko nga pala tanggalin itong box, pakita ko lang sa inyo yung specs niya. Yung brand niya, Joson Jupiter. Product, description. Meron siyang USB SD, MMC card, digital LED display. Ayan, may Bluetooth na rin, may dalawang microphone. Okay guys, yung output watts niya, ayan. So nakalagay rito 2000 watts. O palagay ko maximum ito. Okay. So sa pagkakalam ko, ito ay mayroong 350 RMS pero channel. Okay guys, so frequency response sa 20 Hz to 20 kHz. Ayan, impedance 4 ohms to 16 ohms. Okay, power source AC 220 to 230 volts, 50 Hertz. Okay guys, nakalagay 12.5 kg yung bigat niya. So ibig sabihin yung kanina kasama yung case, kaya naging 13 point something. Okay, so professional power amplifier. Thank you.
Okay guys, so sa unang tingin, ayan, napakaganda na itsura. Mapormang maporma. Ayan, kung mapansin nyo rito, nilagyan nila ng aluminum alloy yung handle niya. So ginawa nilang curve, makapal. Ayan, so kakaiba sa design ng ating nakikita pangkaraniwan. Ayan, so aluminum silver trim or color yung kanyang handle. Ayan, dumugtong dito. Ayan, para mas matibay ang dating. Okay, pagdating dito, meron siyang honeycomb holes. Ayan, so para sa air intake o pasukan ng hangin. At pagdating dito, maganda yung logo niya rito. Imbose, yung Joson na brand. Ayan, at pagdating dito, switch. Okay, at manipis. Ayan, so manipis. Space saver, maganda kasi tignan kapag manipis lang. Ito na sa 2RU or 2 unit yung makakain niya sa ating rack. Pagdating dito, may dalawang microphone input, may USB. Pagdating dito, mayroong volume. Channel A volume, channel B volume. So para na siyang power amplifier. Pagdating dito, may selector. Ayan, para sa Bluetooth input, pass forward, pause, play. Okay. Pagdating dito, kalihera na microphone, may volume, mic volume, echo, bass, treble, balance. Ayan, so pihitan. Okay, so maganda yung combination ng kulay, silver at black. At pagdating sa logo, mayroong orange, ang Joson. Ayan, so isa sa pinaka-paborito natin, yung orange. Orange. So pagdating sa side, mayroon na namang butas para sa air intake. Ayan. At mayroong Joson sticker. Okay, so pagdating sa likod, so tignan na muna natin sa kabilang side. Ayan, so ganun din, mayroong air intake holes. At pagdating dito, mayroong warranty seal. Warranty void if seal is broken. So hindi muna natin bubuksan to. So susunod na lang. Okay, so para matesting muna natin kung walang issue or problema. Okay, pagdating sa kanya saksakan, ayan, kung mapansin nyo, heavy duty na yung kanyang extension cord or power cord. May ground na, mataba yung kanyang wire. Okay, so pagdating dito, may fuse 15 amperes. Pagdating sa speaker output, ayan, meron tayong speak on at meron tayong binding post. Ayan, B, A. So napaka-flexible ng kanyang output. Okay guys, good job, Joson, para sa design na to. At pagdating naman sa baba, meron tayong input. Input bit, input A. XLR. Ayan, kung mapansin nyo, maganda yung design dito. 2-in-1. Pwede sa XLR. Pwede rin sa 1-port jack. Or a PL na tinatawag. Ayan. So, flexible na naman pagdating sa input connection natin. Meron tayong bridge, parallel stereo selector. Ayan, pagdating dito. Mayroong coding sa connection ng ating PL or 1-port jack. Ayan. Patiting ganun dito sa kabila. So, hindi tayo malilito dahil nga meron siyang coding, numbering. Okay. Pagdating dito, may exhaust fan. Okay, dalawa yan. So, magandang design ng Joson dito. So, bibihira ang gumagawa ng dual fan para sa integrated amplifier. Ayan. Mas maganda ang cooling system niya. Pwedeng pangbabaran kapag mas maraming exhaust fan. So pagdating sa chassis, okay naman, may kakapalan din. Ayan. Okay. So ngayon, install natin sa ating amplifier rack. Ayan, so para mas safe yung ating amplifier bago tayo mag-sound test. Yeah. Alright. Okay, so bagay na bagay. So maganda yung amplifier na to. Ayan, katulad din ng Joson Saturn. Ayan guys, so pareha sila kakapal.
Yun nga lang, mas malakas yung wattage ito. Ayan. Kaysa yung nauna natin nga Joson Saturn. Okay guys, at bago tayo pala mag-sound test, nais ko lang ipakilala sa inyo yung Joson Moon. Ayan, so mas lower wattage, nasa 1,400 watts per channel yung kanyang wattage. Okay? So, presyo niya ay nasa 5,499 or 5,499 at ang shipping niya ay napakababa lang, 1,000 or 100 plus lang yung kanyang shipping. Ayan guys. So, mas mura ng malayo dito sa ating Joson Jupiter kasi ang Joson Jupiter natin ay may halagang 7,499. Ayan guys, yung shipping naman niya ay nasa 200 plus. Okay? Kung mapapansin nyo, mas mura siya ng malayo sa ibang brand sa shipping cost. Okay? So, maganda dito sa Joson. Napaka-friendly yung kanyang presyo. Okay guys? At mamaya ilalagay ko yung online store link sa baba ng video na to sa Shopee. Okay guys? So, mga nais bumili, pakiclick nyo lang yung link doon para dumirekta kayo sa store mismo ng Joson sa Shopee. Okay guys, sa sound test naman natin, gagamitin lamang natin itong ating amplifier na Joson Jupiter. Wala tayo kukonek na sound enhancer, equalizer, crossover para matest natin yung kanyang sound or yung quality ng kanyang tunog. Okay guys, let's go! Okay mga ka-DIY, itong connection natin ay pansamantala lang sa ating pag-sound test. Ayan, sinuksok lang natin ang ating speaker terminal, okay? So, huwag niyong gagayahin para sa pang-permanent or pang-matagalang gamit. Okay, so na-connect na natin. Okay mga ka-DIY, na-setup na natin lahat. Ayan, so naikabit na natin na sa pag-test natin ito ay tinanggal na natin yung vibration. So gumamit tayo ng GoPro 4.0 Hyper Smooth. Ayan, so dati kasi gumamit tayo ng cellphone. Ayan, kaya pag nag-bass, ayan, nagbabibrate o nagkakaroon ng wavy yung ating video. Ayan guys, na kung saan napangitignan, nakakahilo. Ayan, so marami din nagreklamo. At marami din naman nag-enjoy sa video na may wavy. Ayan, kasi nagmumukhang malakas or sobrang lakas kapag nagkakaroon ng vibration yung ating video. Okay guys, so ngayon gagamit tayo ng 4.0 Hypersmooth GoPro para maiwasan natin yung wavy video sa ating sound test. So ilalagay lang natin sa 12 o'clock. Ayan, at sa cellphone na tayo mag-adjust ng volume natin para hindi na tayo lalapit sa amplifier. Okay, ito yung gagamitin nating player. Yun. So, connect tayo sa Bluetooth. Again. Input, yan, blue. So, ibig sabihin Bluetooth. Okay? So, pagdating dito, connecting na siya sa BT speakers. Ayan, connected na. Okay? Okay. So, ito yung gagamitin natin player. Okay. Check.
Osman. Check.
Sound check. Hello, sound check. Hello, sound. Okay. Okay, hello, sound check. Okay. Hello. 1, 2, 3. Sound check. Mic test, nandiyan ba kayo? Okay guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa uli. Guys, so napakinggan nyo yung sound test natin. At bago tayo tuluyang magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Guys, pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload ng videos. Siyempre, pakilike and share rin para makapagbagay tayo ng konting kalaman sa iba. So napakinggan nyo yung ating Diyos on Jupiter. Magandang tunog, malinis din naman. Magandang microphone, maganda ang receive or Bluetooth receiver niya. Ayan guys, sa susunod nating video, bubuksan natin, titignan natin yung laman kung quality din ba. Kung mapapansin nyo yung ating speakers, ayan, mas nagbukang maganda, mas nagbukang disente or maporma yung itsura niya. Ayan guys, kumbaga sa babae, kumapal yung labi, ayan, so naging pouty lips yung ating speakers. Okay. So sa mga susunod nating video, baka kukulayan natin to. Ayan, pakisuggest nyo guys kung anong mas magandang kulay dito sa loob, tsaka dito sa labas. O itong border niya kung anong kulay ang mas maganda. Pakicomment down below guys. Ayan, at sa mga gusto magpa-unbox, mag-promote ng kanilang products or any audio equipments related, so kontakin nyo lang po ako sa baba sa aking email address. So bago ko pala makalimutan, maraming salamat kay Sir Joson, ayan, at kay Boss Joseph. So maraming salamat. At muli, ito yung record Alexona nagpapaalala. If you are not perfect, do it yourself.